public market. Again po, ang Divisoria public market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria public market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yon? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala ng lupa na yon kasama po yung Divisoria Public Market sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa ng former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan ho bang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract, no, lease contract po doon sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lunsod na humanap po ng mga assets ng ating lunsod na underutilized. Tama. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo noon. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo noon. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yung Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po. Sa halagang, I think, 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi, yung binentahan po niyan, syempre, every year po niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin. Sa pag-develop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po nakakaraan. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID field hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po
fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. Nais ko magpasalamat, Maynila. Maraming salamat dahil pinalaki ninyo ang isang Isko Moreno. Maraming salamat dahil sa pag-ikot namin sa buong Pilipinas. Taas do kaming humaharap sa kanila. Dahil may baong kami, may kasama kami na Isko Moreno Tumagoso. Kahit saang parte ng Pilipinas, dinerespeto kami dahil sa mga ginawa ni Isko Moreno Tumagoso. Alam niyo po, napakaraming salitaan na narinig kami. Napakaraming fake news. Pero isa lamang ang tinatanong ko sa kanila. Ano ang gusto ninyo? Kwentuhan? Kwento o resibo? Kwento o resibo? Yan ang sagot ng buong Pilipinas. At kapag sumasagot sila ng ganyan, pinapakitaan ko sila ng resibo. Resibo ni Isko Moreno Tumagoso. Tingnan ninyo kung gaano kahaba. Kahit sa lugar ng Pilipinas. Resibo! 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 Kahit sa lugar ng Pilipinas, kapag pinakita na natin ito, pag-aralan pa ninyo, kahit sinong iba pang tumatakbong pagkapangulo, wala nang papantay sa resibo ni Isko Moreno Tumagoso. Marami po kaming narinig na pagkukutya, pagmamaliit, pagpipintas. Sinabi sa amin ni Yorme, sagutin namin pero huwag kaming mang-away at yan ang aming ginawa. Sinasagot namin, hindi kami nang-aaway. Yung sama ng loob, kinikim-kim namin. 90 days namin kinim-kim yan. Sa huling pagkakataon, pabayaan po ninyong Maynila na awitan ko kayo. Pwede po ba? Pangulo nyo si Isko, pangulo ko rin si Isko. Ito po ang aking awit para sa inyo. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Isko Moreno, pangulo ko. Ako po si Jopet Siso at nasa Katwiran. Kapag nasa Katwiran, ipaglaban po natin.